scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Atin lahat. Kamusta na po? Magandang tanghali po. Ito na naman yung lingkod Fenico Demus para sa ating balitang halian. It's Monday at syempre walang masyadong ano no. Ang mga balita, crackdown versus fake Yossi nilarga ng PNP. Philippine Air Force tuloy sa pagpapatrol versus arrest order ng China sa West Philippine Sea. NTC bigong may patupad ang SIM registration law versus POGO. Ordinary nga natin, hindi pa rin maayos. Senado gagastos ng 400 million sa renta kumaantala ang bagong Senate building ayon kay Binay. Ano ba kayo? Ayon sa DOH, tawa-tawa, bayabas at siling labuyo bilang gamot sa dengue. Di pa ito napapatunayan. Dalawang leader ng Manibela kinasuhan sa illegal strike. Special treat naman sa mga tatay handog ng LRTA sa Father's Day. Parak na tulak timbog sa bypass. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, alamin muna natin ang mga news update. Mga flash report ba tayo dyan? Army. About sa mga balikbayan vaccines, sabi niyo, oo, oh, tayo are working closely with the DOC, Bureau of Post Office. Papasalaman tayo sa Bureau of Post Office. Dahil hindi po ulang na nalaluwan na ang vaccines sa labas.
at may mga ilang daan na itong mga 400 na lang mga kailangan ng process ang labas. Ang mga bukay at ang tatong tibo eh. So, pakasalaman tayo sa Eurocom. Tuloy-tuloy lang mga discussion ng proseso. Pag may isang ilabas na natin dahil ng mga boxes na naantala at kinakailangan talaga ang deliver sa pamilya ng mga oil. So, meron kami talaga kayo mag-ibigay para makasuhok ito kung saan na nakalaman. Oo, we are documenting the cases carefully and we will file. Pati yung mga ahensya sa host country, interesado rin habulin itong mga unscrupulous forwarders, mga providers, ng delivery providers para mahilang ito. Maraming salamat po, Secretary. Okay, thank you. Secretary. But they are definitely headed for safer port, and from that safer port, they will be thrown back to subject to the protocol. Upon arrival at safer port, it is going to be examination. Medyo magulo pa, no? Hindi ata nalinis pang maigi. Sige, mamaya-maya lang natin kuhanin. Siguro kunin muna natin ang flash report naman mula kay kasamang June, no? Okay, gawa ng pagkilala sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Magsimbinawa kayong inspirasyon ng mga bago at mga nakakabata nating mga kasama sa ating pamahalang lungsod. Itong panawagan na ginawa ng pares ang nagpalitan ng kanilang matamis na oo. Ito ay ilan lamang sa nakalinya aktibidades na bahagi ng pagdiriwang na ika-453rd na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Maynila ngayong buwan ng Hunyo. Sina Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yung Reservo, personal na nangasiwa. Nanguna sa mga gawain lalo't inaasahan paano mas maraming aktibidades ang magagalap ngayong bago dumating araw ng Maynila sa June 24, 2024. Mayroon namang kabuuan na 253 pares na ikinasal nitong weekend sa Kasalang Bayan 2024. Ang kasal ay parehong sa sibil at sa simbahan. Sa reception na sponsored ng Pamahalang Lungsod ng Maynila, nananawagan sila kuna sa mga bagong kasal na pagsikapan nilang maging matagumpay ang kanilang kasal. At para naman sa mga tumatayong ninong at ninang, nananawagan sila kuna na gabayan ang mga inaanak sa bagong kasal upang maging matagumpay ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa pagsasagawa ng civil rights bilang alkalde ng Maynila, binigyan diin nila kuna ang pangangailangan ng mag-asawa na maunawaan ang kanilang kasal ay maging responsable sa kanilang desisyon. Nais nang ipaunawa sa lahat, naririto sila para ikasal sa ganitong kasalan na ginagampanan ng isang punong lungsod na otrosyadong tagapaganap at legal at balidong paliwanag, sabi nila kuna. Sana tuloy-tuloy ang inyong pagmamahalan sa mga ninong at ninang sa Nigabayan. Tulungan niyo ang mga bagong kasal na sa gayon naman ay magandang kanilang pagsasama. Yan ang lahat ni Mayor Lacuna para sa lungsod ng Maynila. Ito si number 8, Juna Sures, nag-uulat sa Kakampi Online.
yan. Libreng kasal nung nakaraan, ano? Ikailan? 400 something, no? May ano, matagal ng Maynila, no? So, dito po ngayon pong papasok na 24. Araw yan ng Maynila. Monday, araw ng Maynila. Sa kabuuan ng ating mga balita, bunsod sa nawawalang kita na umabot sa 25 billion kada taon. Iniutos ni Philippine National Police PNP Chief Romel Francisco Marbil ang crackdown laban sa mga peking sigarilyo na nakaka-apekto rin sa kabuhayan ng mga tobacco farmers at kalusugan ng publiko. Ayon kay Marbil, inatasan na niya ang lahat ng police units na paigtingin ang kanilang monitoring at kampanya laban sa mga peke at smuggled na sigarilyo. Aniya, dapat na matigil ang panluloko ng mga mananamantala ng mga mapang-abusong negosyante na nakaka-apekto sa ekonomiya ng bansa, gayon din sa kalusugan ng publiko. Ayon naman, sinabi naman ni Marbil na mas paigtingin ang surveillance, mahigpit na pagbabantay sa mga borders at koordinasyon ng iba pang law enforcement agencies. Nabatid na ang kautusan ni Marbil ay kasunod ng ulat ng Bureau of Internal Revenue na ang paglipana ng mga peke at smuggled na sigarilyo ay nagdudulot ng 15.9% pagbaba sa kita ng pamahalaan nung nakaraang taon na nagkakahalaga ng 25.5 billion pesos lugi ng mga sumunod na taon. Mula Enero hanggang Abril naman ngayong taon, iniulat ng BIR na 6.6 billion ang nalugi sa pamahalaan. Nagkaroon din aniya ng police operation sa Sultan Kudarat, Tawi-Tawi at Zamboanga City na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga peke at puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 10 milyon piso, di ba? 10 million pesos. Samantalang napigilan ng mga pulis ng Bureau of Custom ang pagpasok naman ng kontrabando na malaking tulong sa kalusugan ng publiko. So napigilan 'yun, ano po, di ba? Tiniyak naman ng Philippine Air Force na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng pagpapairal ng China arrest policy laban sa sinumang dayuhan na papasok sa South China Sea. Sa Panayaman Super Radio, kay PFP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sinabi nito na walang makapipigil sa kanilang ginagawang monitoring dahil bahagi ito ng kanilang tungkulin at trabaho. Sabado nang sinimulang ipatupad ng China ang patakaran na aarestuhin at ikukulong ang mga foreign trespassers sa South China Sea sa loob ng 60 na walang paglilitis, o 60 days, no? Maging ang Philippine Coast Guard ay patuloy na pagpapatrolya at hinihikayat ang mga mangisda na ituloy lamang ang kanilang pangingisda sa lugar. Nagdagdag pa ni Castillo, ang kanilang pagpapatrol ay para rin sa kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling. Sa katunayan, kailangan pa ng PAF ng karagdagan air asset para sa pagpapaigting ng kanilang monitoring sa West Philippine Sea at sa panig ng ating bansa. Samantala, kinastigo ni Senator Win Gatchalian ang National Telecommunication Commission dahil sa kabiguan nito may patupad ang provision ng SIM Registration Law na humantong sa paggamit ng mga scammers sa iba't ibang Philippine offshore gaming operators o POGOS.
Ayon kay Gatchalian, patuloy na gumagawa ng mga aktibidades o aktibidad ng pandaraya at scamming ang Pogo gamit ang SIM card. Dapat gawin ng NTC ang trabaho nito na tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng SIM registration law. Ang layunin ng batas na ito ay magbigay ng pananagutan para sa mga gumagamit ng SIM card at suportahan ang pagpapaunlad ng batas sa pagsubaybay sa mga krimen na ginagawa sa pamamagitan ng telepono. Ngunit dahil tila nakalimutan daw ng NTC yata ang responsibilidad nito, ang mga scammers sa industriya ng Pogo ay patuloy na gumagamit ng SIM card nang walang tigil. Ito ang binanggit ni Gatchalian. Ang isa niyang common denominator sa mga Pogo na isinailalim sa pagsalakay ng mga otoridad ay ang bulto-bultong mga SIM card na ginagamit para sa pandaraya o paggawa ng kung ano-anong scam. Nakita ito ng publiko noong ni-raid ng Smart Web Technology Corporation sa Pasay City, Sunyu One Technology sa Banbantarlac at sa paghalugrog sa Lucky South 99 na sumaklaw sa Porac at Angeles sa Pampanga. Sa kaso naman ng Sunyu One, natuklasan ng mga otoridad ang mga SIM card na may mga maling pagkakakilanlan kasama ang iba't ibang mga telepono at mga script na ginagamit sa pang-i-scam. Samantalang ang mga SIM card ay ginagamit sa pagsasagawa naman ng love scam, cryptocurrency scam at ibang pang investment scam. Okay. Bukod pa sa mga SIM card, ginawa ng search and seizure operation sa loob ng Lucky South 99, humantong din sa pagtuklas ng iba't ibang phone device at iba't ibang phone device, droga at mga sinasabing torture device. Ay naman kay Gatchalian, ang Republic Act number 11934 o ang SIM Card Registration Act ay isinibatas na may pangunahing layunin na bawasan at kung hindi man tuluyang maalis ang mga scam na ginagawa sa pamamagitan ng text or online messages. Mula noong ipatupad ang batas noong October 10, 2022, ang mga aktibidad ng scamming ay tumaas ng malaki taliwas sa ating inaasahan. Totoo yan. Inihayag naman ni Senador Maria Lourdes Nancy Binay, nagagastos pa ang Senado nang humigit kumulang 400 million pesos sa upa kung maantala pa ang pagtatayo ng kanilang bagong gusali. Ginawa ni Binay ang pahayag kasabay ng hamon kay Senator Alan Peter Cayetano na mamuno ngayon sa Senate Committee on Accounts na tatalakay ng mga issue sa new Senate building. Hindi ako natatakot sa issue na irregular dahil nung tayo ay nagtatrabaho para dyan sa building na yan, talagang iyan ang binantayan ko at ang aking staff na matayo ang tama ng tama ito, ani Binay. Mas magiging magasto sa aniya kung tatagal pa ang paglipat ng mga senador sa bagong gusali. Dagdag pa ni Binay, mas concern ko pa talaga ay yung delay sa pagtatapos ng building kasi para sa akin, yan ang aksaya. Dahil kung patatagalin pa natin ang paglipat ng Senado sa bagong building, ibig sabihin ito, magbabayad na naman kami ng 400 million na renta sa GSIS. Anong among others? Yan ang binigkas naman ni Binay. Inahalimbawa pa ni Binay ang pagkasira ng aircon sa kasalukuyang building ng Senado na kailangan gastusan pa rin. Dagdag pa ni Binay, di ba ilang linggong nasira ang aircon sa building? So,
parang for me, waste of money na bibili tayo ng equipment sa GSIS when hindi pa dapat mas pinaghahandaan natin ay ang pondo, at pondo ay ibubuhos natin sa bagong building. Yan ang dagdag ni Senador Binay. Sa kasalukuyan, inupahan ng Senado ang isang bahagi ng gusali ng GSIS sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa Pasay City. Sinabi rin ni Binay na nais din niyang magsagawa ng public meeting kay Cayetano upang talakay ng issue sa NSB. Balak daw imbitahan ni Binay si dating Senator Pampilo Ping Lacson sa pagpupulong para makapagbigay linaw kina Senate President Francis Chis Escudero at Cayetano tungkol sa bagong gusali ng naturang Senado. Naunay nang ikinalungkot ni Binay na ipinahihiwatig ni na Escudero at Cayetano na may mga irregularidad sa pagtatayo ng naturang proyekto. Samantala, nilinaw kahapon ng Department of Health na ang halamang Tawa-Tawa, Bayabas at Siling Labuyo ay hindi pa napapatunayan bilang gamot sa sakit sa dengue. Health Literacy Conference ang isinagawa sa Subic, Olongapo City. Sinabi ni Dr. Kim Patrick Tihano, Medical Officer 4 ng DOH, Disease for Elimination and Vector-Borne Disease, ay hindi inirerekomenda ng mga eksperto ang mga naturang mahalaman upang gamiting panlunas sa dengue. Aniya, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nadidiskubring remedyo sa naturang karamdaman na nakukuha sa kagat ng lamok. Ayon pa kay Tejano, mayroon naman aniyang supportive treatment na available ngayon laban sa dengue. Payo pa niya, sakaling makita ng sintomas ng dengue ay kaagad na magpakonsulta agad sa doktor. Uli naman nagsampa ng kaso sa Quezon City Prosecutor Office ng Quezon City Police District laban sa dalawang leader ng grupong manibela. Dahil sa isinagawang kilos protesta kamakailan sa lungsod ng Quezon. Sina Manibela Chairman Mario Balbuena at Reggie Manlapig, Presidente ng Manibela, Bulacan, San Fernando, Pampanga area, ay sinampahan ng patong-patong na kaso. Kabilang ang paglabag sa BP-880 o ang Public Assembly Act of 1995, Article 155 ng Revised Penal Code, Alarm and Scandal, at Article 151 ng RPC Resistance and Disobedience. Nagsagawa ng transport strike noong Hunyo, ika-10 hanggang 12. Ang grupong manibela sa harapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil sa pagtutol nito sa public utility vehicle phase out sa ilalim ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Dahil sa kilos protesta na naturang transport group, nagdulot ito ng matinding abala sa publiko at mga motorista dahil sa umunay mga pangaharang na ginawa sa Commonwealth Avenue, East Avenue at Quezon Avenue, wala rin may pakitang permit to rally para sa pamahalaan ng lungsod. Ilan miyembro ng Manibela ang itinuturong sumuntok at nanakit sa DZRH reporter na si Val Gonzalez habang nagko-cover lang sa lugar at nagbabalita ng kilos protesta. Special treat naman. Hinandugan ng Light Rail Transit Authority ng special treat ang mga ama ng tahanan itong Father's Day kahapon. Libre. Nabatid na pinagkalooban ng LRTA ng libreng blood pressure monitoring, blood sugar testing, haircut at masahe ang mga tatay na pasahero ng LRT Rail Transit Line 2 bilang pakikisa pagdiriwang ng Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo lahat, ha? Nabatid na katuwang ng LRTA ang Philippine Red Cross
Marikina Chapter sa pagbibigay ng munting regalo para sa mga tatay, ama, daddy, papa at mga tumatayong ama. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, ito po ay simpleng pamamaraan lamang ng LRTA para kilalanin at bigyang pugay ang kanilang pagpapahalagang papel o sa kanilang mahahalagang papel at sakripisyo na ginagampanan sa kanila ng mga pamilya at lipunan. Nabatid na nagsimula ang libreng serbisyo ng LRTA mula 8 a.m. at nagtagal hanggang alas 12 ng hapon sa Araneta Cubao Station at Antipolo Station ng LRT2. Ang LRT2 ay siyang nag-uugnay sa Recto Avenue sa Maynila at sa Antipolo City sa Rizal. Samantala, arestado ang isang aktibong pulis ng mabilhan na at masamsam ang 136,000 pesos na halaga ng shabu sa isang isinagawang bypass operation sa Parañaque City Linggo ng madaling araw. Ang suspect na si alias Mac, 31 years old, may ranggong pulis corporal ang nakatalaga sa National Police Training Institute ay ipaghaharap ng mga kasong kriminal at administratibo at may posibilidad na matanggal sa serbisyo. Wala, pulis na naman. Sa ulat ng Southern Police District, Parañaque Police Station 3, dakong alas 2:30 ng madaling araw nitong Hunyo, 16, nang maaresto ang suspect sa Purok 2, Foremost Street, BF Homes, Parañaque. Sa investigasyon, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Parañaque Police Station Drug Enforcement Unit kung saan matagumpay na nakabili di umano ang posture buyer ng shabu sa suspect at dalawang nasamsam na apat na plastic sachet na naglalaman ng kabuuang 20 gramo ng shabu. Kinumpis ka rin sa suspect ang isang kalibre 45 baril na may tatlong bala na sinasabing hindi naman service firearms. Bukod sa inihaing reklamo sa paglabag Section 5 at 11 selling at possession ng Republic Act 9165 o tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Inihahanda pa rin ang kasong paglabag sa RA 10591 o yung tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa Natura Police. Police na naman. Hello, Irma Nale. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Pakinggan natin ngayon, ano naman ang ulat panahon sa atin ngayong buong isang linggo. Magandang umaga mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, June 17, 2024. Holiday ngayon dito sa ating bansa. Makikita natin sa ating latest satellite images ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, particular na dito sa may kanlurang bahagi nga ng Kabisayaan at ng Southern Luzon. At inaasahan natin dulot ng southwest monsoon, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan, particular na sa bahagi nitong Palawan at gayon din sa Western Visayas. So ito yung area ng Panay Island at gayon din sa bahagi ng Guimaras. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng medyo mainit at tanghali, habang malaki yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, lalong-lalo na dito sa mga nasa western section ng Luzon, kasama na dyan ilang bahagi ng Calabarzon, ng Bataan, Zambales at ng Kamaynilaan. Kaya asahan pa rin natin mamayang hapon hanggang sa gabi, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil inaasahan natin itong mga thunderstorms sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, base sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong minomonitor
na anumang low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible, at least for this week, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mainit at tanghali, habang malaki yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Posible rin yung mga thunderstorms sa madaling araw. Isa ito sa mga katangian ng southwest monsoon o hangin habagat. Partikular na nga sa area ng Central Luzon, dito sa may area ng Metro Manila at Calabarzon. Posible yung mga thunderstorm pa rin sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 26 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 18 to 25 degrees Celsius. Medyo mainit pa rin sa Tuguegarao, aabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi, sa area ng Bicol Region, 26 to 33 degrees Celsius. At dito nga tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. At dulot nga ng hanging habagat, malaki yung tsansa na magiging maulap ang kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Calayan Islands at sa Puerto Princesa. Kung saan, agwat ang temperatura dito sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Western Visayas naman, makararanas din ang malaking tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Iloilo, ang agwat ng temperatura ay mula sa 26 to 32 degrees Celsius, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayan, itong Negros Island Region, kasama din ang Central Visayas at Eastern Visayas, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi nga ng Mindanao ay makararanas din ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin, Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, 25 to 33 degrees Celsius. At sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan nga natin sa mga susunod na araw, lalo na sa pagtatapos ng linggong ito, muling lalakas yung hanging habagat. Kaya bandang Huwebes at Biyernes, malaki ulit yung tsansa na magiging maulan sa may bahagi ng western section ng Visayas at posible din pati yung western section ng Mindanao, particular na itong Zamboanga Peninsula. Posible maging maulap yung kalangitan towards the end of the week. At samantala, sa mga maglalakbay pa sa ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin na ating bansa. Iba yung pag-ingat na lamang kapag meron tayong thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw naman natin, sisikat ganap na 5:27 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At dahil nga madalas na po ngayon yung mga thunderstorms natin, ugaliin po natin mag-follow o mag-subscribe dito sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pagasa.uac.gov.ph. Dito natin nilalabas ang ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at mga heavy rainfall warnings sa mga partikular na lugar sa ating bansa. At na rin magbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po, oh. Ayan pa rin po ang kakalsadahan natin. Lahat naman ay hindi gaano ang ka-traffic-traffic. Tingnan naman ang ating mga ginawa, mga kampanya. Pakinggan natin. Barbie. Ooh.
Ating balitang halian ngayong Lunes. Maraming po salamat.